Tahimik at payapa ang bahay ni Suzy Diaz. Nagsipag-asawa na ang apat niyang anak at may sarili-sarili ng buhay. Sila na lamang ng kanyang mister ang naiwan sa kanilang bahay sa Muntinlupa. Kasabay ng pagtanda, may mga iniinda silang pagbabago sa kanilang katawan. Si Nanay Suzy, mayroong osteoarthritis at osteoporosis. Nang maging senior citizen, napansin niya ang labis na pananakit ng kanyang tuhod. Habang tumatagal, palala ito ng palala. Paano po naka-apekto sa inyo, no, at saka sa pamilya po ninyo, yung pong sakit ninyo? Ay, siyempre, ano sila, nahihirapan din sila. Ayun, bali, nagbibigay naman sila ng support sa amin, sa mga gamot namin, mga ganyan. Meron ba kayong nagagawa dati na hindi nyo nagagawa ngayon? Mas na-limit na yung ginagawa ko ngayon kaysa yung dati. Kasi noon, talagang active ako eh, nagtitinda pa nga ako ng mga insurance. So ngayon, hindi na kayo masyadong nakakapaglakad? Hindi na, kasi palaging akong kailangan kong may kasama papunta sa labas. Kasi hindi ko na kayang mag-travel ng dati na kapag commute ako eh. Ngayon, hindi na ako nakakapag-commute eh. Eh kasi siyempre may tungkod na ako eh. Tsaka hindi ko rin kasi kabisado yung mga lakad-lakad na malayo. Iba't ibang treatment options na ang sinubukan ni Nanay Suzy. Pero hirap siya sa gastos lalo at mayroon pa siyang ibang mga sakit na binibigyang lunas. Miinom ako ng maintenance ko sa cancer, breast cancer. Separated ako nung May 2016. So yung in-advise sa akin ng doktor na I have to take it for 10 years. Ay nakaka 7.5 years na ako. So ilang na yan, 2.5 years na lang. Medyo mahal din yung gamot, kaya lang wala naman ako magawa. Kailangan ko talagang inumin. Ang osteoarthritis o rheuma, karaniwang nararanasan ng mga nagkakaedad na. Sa datos noong 2022, tinatayang 10 milyong Pilipino ang may osteoarthritis at inaasahang dodoble pa ang bilang na yan sa susunod na 25 taon. Ang osteoarthritis kasi is the most common form of arthritis, no? So sa word itself, osteo meaning bone, arthritis, inflammation of the joints. So yung ends ng bones mo nag-inflame or wear and tear arthritis kasi siya. So as you grow older kasi, syempre yung younger ka, you tend to be healthy and stuff. And then when you grow older, syempre napupudpud din yung knees natin, or especially knees, no, knee joints or mga joints natin. The more you use it, the more siya napupudpud. Ang pagkapudpod ng tuhod dala rin ng uri ng lifestyle ng isang tao sa kanyang pagkabata. Si Nanay Suzy, madalas daw noong nag-fieldwork sa kanyang trabaho bilang auditor at insurance agent. Let's say, nung kabataan mo, you were an athlete, so mas grabe yung gamit mo with your joints compared sa mga medyo sedentary na lifestyle na persons, which is not that bad din naman. Pero in short talaga, it's a wear and tear. So parang gulong ng kotse, the more you use your car, the more napupudpud yung gulong. Ang pangunahing sintomas ng rheuma ay ang pananakit dahil sa pamamaga na naglilimita sa pagkilos ng isang tao. So dahil nga namamaga siya, Doc Jeff, meron bang mga signs and symptoms na kadalasan nireklamo ng mga pasyente? Yeah, meron po. Number one, ang most debilitating is pain. No? Sasabihin talaga ng patient, Doc, pain talaga number one complaint. Number two is more of stiffness. No? So, hindi nila maitupi ng maayos, hirap silang itupi, which affects yung daily living nila or activities of daily living. So, yun, stiffness, and eventually, it will progress to increase pain, increase stiffness. So, hirap na sila tuloy gumalaw. Maaari ring magdulot ng physical deformity ang osteoarthritis. Ang ilang taong mayroon nito, lumalala ang pagiging sakang o piki. Kalaunay nahihirapan din silang maglakad at umakyat ng hagdan. May iba't ibang pamamaraan at antas ng gamutan para sa osteoarthritis. First, you can have yung conservative management, yung lifestyle modification, avoid natin yung gaining so much weight, and also number two is medications. So we want the inflammation to go down so that the pain will go down also. So there are the medications. Number two, there are also mga physical therapy. So it can also help
Number three, there are also some types of injections that we can offer to our patients. So ngayon, yan yung medyo mas safer for patients because less side effects compared sa mga oral medications. And lastly, if it's severe, usually we can do offer them surgery. Surgery, which is knee replacement. Knee replacement, correct. Yeah. Hindi na natin mapipigilan ang pagtanda, pero pwede pang mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng rayuma. Paano tayo makakaiwas sa osteoarthritis? Number one is a healthy lifestyle. So bakit siya healthy lifestyle equates to prevention? So number one, if you gain a lot of weight, yung weight kasi noon, if you're jogging or standing up, nandun sa knees. So if you're on the heavy side or obese or medyo heavy side lang, syempre yung weight noon is not the same as if you're lighter.